Grabe, meron magandang balita na hindi ko na ini-expect. Si Saber naka-uwi. Galing Kalbayog. Kahit sabihin mo hindi siya nag-clock, pinilit niya. Nanginig pa ako, mga kalapatids. Nagparonda kasi ako kanina. Eh, ito yung bumulaga sa akin, si Saber. Anak ng teting, grabe. Yung kaba ng puso ko, mga kalapatids, hindi ko ma-explain. I-recover muna natin to. Check muna natin. Pero bago ako gawin yun, susunduin ko muna yung anak ko. Kasi nga eh, pauwi na siya galing sa eskwela. Mamaya, babalikan kita, Saber. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Ayun, naantala ng bahagya yung pag-recover ko kay Saber dahil sakto naman nung pagdating niya, eh yun yung oras na magsusundo na ako sa anak ko. Kaya eto, so ngayon pa lang ulit tayo mag-i-start na i-recover siya ng todo at i-check kung ano yung naging kondisyon niya. So yung pinain, yung nilagay ko dito na painuman, aksidente, ang paiinumin ko talaga, yung mga bagong uwi na pinaronda lang natin ngayong umaga, no? So hindi ko naman na-expect na susulpot pa at maaabutan ko siya dito mismo sa loob, no? So eto nga yung pinaka-actual na kondisyon niya. Ayan, tingnan niyo mga kalapatids. Sobrang putik ng paa niya. At the same time, yung sticker niya eh hindi na galaw. Ayan, no? So malamang sa malamang, nabuhay sa wild. Etong ibon na si Saber ng 10 araw, no? Nung palipad natin, nung para sa last lap natin sa Kalbayog race. So yun, papasalamat pa rin ako ng buong puso at sa may kapal dahil eto nga eh, umuwi pa yung ating ibon. So sobrang saya ko kahit hindi tayo nakapag-lock ng mismong karyerang yun. Eh parang tumatalo naman sa tuwa ang puso ko ngayon mga kalapatids, no? So pagpasensya nyo na, as newbie, eh eto talaga yung aking nararamdaman. So kahit sabihin natin na hindi tayo nakapag-lock, eh sobrang saya ko pa rin mga kalapatids. Ha, grabe. So eto na nga. Ayan, grabe, ang pangit ng dumi niya. Oh, dumi, nag-ipot siya ng halos tubig na, mga kalapatids, no? Oh, ipuin natin. Ay, napakagaang. Grabe. So, check natin kung may tama ba siya. Ito pa yung mismong, ano niya, oh. Tatak niya nung nagmatnog race. Grabe, payat. Pero hindi yung sobrang payat na payat, oh. Wala naman siyang tama, mga kalapatids. Tapos, base sa mata, halatang stress na stress siya. Ayan, no? Pero, antimano, ayan, no? Yung paa niya, puros putik. Kaya ang advice din ng mga tropang kalapatids natin dito sa lugar, eh, ihiwalay ko nga daw muna. So, tingin ko, nararapat talaga na yun ang gawin natin. So, itong sticker, ayan, kung nabakbak to, dapat nakausli na to banda, tsaka baklas na. Lagit pa nung dikit niya. Kaya, tingin ko, hindi talaga to nahuli. Hindi siya tumukod kung saan man lugar. Yan, awa ng Diyos, nakabalik. At eto, walang tama ang ating ibon. Pero hindi tayo magkukumpiyansa na ganun. So, kailangan, pagkagaling sa ganong klaseng karera, eh, dapat talaga ipa-flashing talaga. Tsaka ika-quarantine. So, ganun pa rin talaga yung gagawin natin. So, itong pliers loop, dito sa pliers loop, hindi muna natin siya ilalagay, no? So, ang gagawin ko, magkakaroon ako ng konting adjustment sa ating breathing section para at least mas makapagpahinga at mas makarecover na mabilis ang ating ibon na si Saber. At the same time, check ko yung pinakalalagyanan ko kung meron pa akong antibiotic doon na pwedeng ibigay sa kanya, no? Para at least eh, makontra na natin kung ano man yung possible na pwedeng mangyari sa kanya sa mga susunod na mga oras at araw na mga kalapatids. Tama po ba yun? Update tayo mga ka-EA. So nilagay ko muna sa maliit na kahon yung ating ibon na nagbabalik galing Kalbayog na si Saber. So eto na nga. So magkakaroon tayo ng konting pagbabago sa ating breeding. Kasi nga mapapansin nyo mga kalapatids, wala tayong bakante. So ang pinaka the best na possible na gawin natin sa kanya, eh ihiwalay nga siya para ma-monitor ng todo kung ano nga ba yung mga dapat na ibigay natin sa kanya at para ma-monitor natin kung okay ba yung ginagawa natin sa kanya. So mangyari, etong slot na to na pinaglalagyan ni Lady Baet, tatanggalin ko muna siya. Tapos itong mga young bird natin dito na ready na for walay actually, ready na rin pick upin ng mga nagpasok-sok sa atin, eh silang apat ilalagay ko dito. Tapos ito, balik sa flyer's loop. Tapos itong kabuuan na to, para makaluwag-luwag naman ang bahagya sa pagkilo si Saber, eh dito ko na siya ilalagay sa
double cage para ma-monitor na rin ng todo yung magiging kalagayan niya sa mga susunod na araw, no? So, ang update, check ko muna kung ano nga ba yung mga possible na meron ako dito na gamot para pang recover nga sa ating ihibo na yan. So, ito yung ating magic kahon. Actually, medyo magulo to. Pero sana meron pa nga tayong antibiotic dito. Kasi kailangan na kailangan niya yun. Kasi nga tumukod niya yung ibon. So, ito yung ating nalagyan. Ayun, sakto. Meron pa ako dito natitira na ano. Ayun, no? Amtil. So, pwede na to. Tapos, syempre, yung ating ginagamit para anti-stress. Ideal pills, mga kalapatid. So, okay. Walang problema yung pag-recover natin. Tsaka, pagbigay natin ng gamot sa ating ibon na nagbabalik na si Saber galing Kalbayo, Samar. No? So, gare-reset up ko muna to, tapos babalikan ko ulit kayo maya-maya. A few moments later. Update tayo, mga ka-EA. So, eto na yung paglalagyan natin kay Saber, mga kalapatid, spakanti na. Yung young bird na apat, nandito na. Ayan, so yung lock natin dito, kailangan masecured para at least hindi sila maka-accidenting maka-alpas kasi hindi yan naka-viewing. Tapos, syempre, kukunin na natin si Saber para mabigyan na natin ng tamang gamot pang recover. No, kasi nga, grabe. Ayan, no? Sobrang payat na ng ating alaga. Nahawa ako sa kanya. Pero at the same time, napabilib niya ako ng todo, no, mga kalapatids, dahil nga sa naging sitwasyon niya. Sa loob ng 10 araw, nakuwi ang ating ibon galing sa Tawid Dagat, Kalbayo, Samar. No? So, ang ibibigay ko sa kanya, ito, biniyak ko lang yung amtil sa kalahati, tapos magbibigay na rin ako sa kanya ng dalawang ideal pills. Para nga at least mabawasan at matanggal yung stress niya, no, mga kalapatids. So, ayun na nga, no, mga ka-EA. Eto, dito ko muna nilagay si Saber. Nabigyan ko na siya ng amtil, tapos dalawang ideal pills. Medyo nahirapan lang ako mag-video sa sarili ko kasi nga, di ko alam kung paano ko siya hawakan. Di same time, paano ko may susubo ba yung gamot. Kaya, ayun, kinat ko muna. So, eto na nga. Siguro, talaga nabuhay sa wild ang ating ibon na si Saber. Kasi, kung nadagit to, mapakalit ng chance na pakawalan pa ulit to. At the same time, yung sticker niya kasi sa paa, walang bahid na parang pinakilaman, no, mga kalapatids. Kalimitan kasi, pagka ganyan, nakakadagit, baka check muna kung ano nga ba yung pinaka-sticker, kung ano yung pinaka-ring band number, no, bilang curiosity. Tapos, base sa paa niya, tingin ko, putik-putik, talagang kung saan-saan siya napadpad makasurvive para makauwi dito sa ating loop. So, eto, bibigyan muna natin siya ng pansalubong ng pagkain, yung paborito niya na kulangot ng sawa. Tapos yung inumin niya dyan, Engineer's Herbiotic yan na may halong electrolytes para tuluyan na siya makarecover. Tapos yung poops niya, within 24 hours, kailangan i-monitor ko, i-check ko kung ano pa yung possible na idagdag ko na pwede kong ibigay sa kanya para makarecover na siya ng tuluyan. Ayan. So, grabe talaga yung yung naramdaman ko kanina, yung feeling nung umuwi si Batusay galing sa Javier Leyte noon. Ganun din yung naramdaman ko nung dumating siya, no. Bagamat hindi tayo nakapag-clock, pero iba pa rin yung experience at iba pa rin yung saya na naramdaman ko nung umuwi ang ating alaga na si Saber galing Tawid Dagat, Kalbayog, Samar. Boom! Grabe, tingnan nyo naman yung tirik ng araw, grabe, kung gano'ng kainit. Tsaka nung mga nakaraan linggo, nung mismong pagtapos nung mismong karera namin na yon, which is March 19 pa ngayon, so today is March 29, so saktong 10 days bago siya nakabalik. Grabe talaga yung init ng panahon na yon, kaya hindi ko ubod maisip kung paano siya nakasurvive sa ganong klaseng panahon. So yun, thank God pa rin kasi nandito na siya. Pwede na natin siyang ma-recover at pwede nating ma-breed. Ayan. So, grabe, no? Talaga, hindi ko talaga ma-explain kung ano yung nararamdaman ko. So, dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kakalimot na mag-like, comment, and share. At dun sa mga nagdasal na sana makabalik pa nga ang ating ibon. Actually, hindi rin ako hindi rin nawala sa isip ko na sabi ko dapat makaka-uwi yun. Alam ko, makaka-uwi kaya ni Saber makabalik. So, ito na siya, no? Pakita na siya. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Grabe. Saya-saya.